Magandang araw po sa ating lahat. Ako po muli ang inyong madiskarteng nanay at ngayong araw na to ay magbabahagi na naman ang inyong manay ng isa na namang recipe na request ng ating mga followers, subscribers sa ating page, Madiskarteng Nanay by Mhelchoice at ang ating group na Madiskarteng Nanay, Mhelchoice at sa ating mga subscribers syempre. Sino nga ba ang mga nag-request dyan? So kaway-kaway at ito na nga ang aking recipe para sa ating strawberry moist cake in tub na nirequest nga ninyo nung nakaraang pang buwan. So pasensya na kung ngayon lang gagawin ni Manay dahil alam niyo naman, busy tayo sa ating pag-aasikaso nakaraan para sa ating first anniversary. Kaya eto na, hindi ko na kayo papahirapan at isa ito sa mabilis ibenta ngayon, ang mga cake in tub. Napakadali lang gawin at lalong-lalo na sa mga wala dyang oven, pwedeng-pwede ka nang mag-start kumita kahit wala ka pang oven. At kung may oven ka naman, syempre, pasok na pasok ka rito. Pwedeng-pwede mo tong i-bake. So, mas pina-prioritize ko lang kasi ngayon yung mga wala pang oven para makapag-umpisa sila. Dahil doon naman ako nag-start, wala pang oven eh. Kaya umpisa na po natin ang ating napakasarap na strawberry moist cake in tub. Unang-una, kailangan po natin ng 3 1/2 cups ng cake flour. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Pwede rin po ang third class na harina. Yung nabibili sa palengke, na ordinaryong harina, pwede po yun. 2 tablespoon na baking powder. 1 1/2 cups ng white sugar. 1 cup ng coconut oil, pwede rin po ang vegetable oil, pwede rin ang melted butter. 1 cup ng water. 1 cup ng evaporated milk, pwede rin po ang fresh milk. 1/2 teaspoon ng salt, iodized salt yung aking gamit para mabilis matunaw. 2 large egg at ang aking gamit na strawberry Flavorade. Ayan. So 2 tablespoon lang ang kailangan natin na strawberry Flavorade. Ito po ay magandang brand mga mami dahil bukod sa mabango ay pasok sa budget dahil magkano lang ang isang 500 ml na Flavorade strawberry, 170 to 180 pesos. Pero matagal na gamitan na to. Pwede nyo tong gamitin kahit sa anong bake na pwede ninyong gawin. Pwede rin po to sa crinkles. So, papakita ko po kung paano to gamitin para sa ating strawberry crinkles. Abangan nyo yan. So, yan lang yung mga sangkap na ating kailangan para sa ating strawberry moist cake. So, mag-start na tayo. So, ang una nating paghahaluin ay ang ating mga dry ingredients. Cake flour. Baking powder, salt, at i-mix lang po natin. So once na mix na po natin, maglalagay lang tayo ng pinakabutas sa gitna para doon natin ilagay yung mga natitirang sangkap. So yan, kailangan muna natin matunaw ang sugar. Then, isunod ang water, evaporated milk, coconut oil, at yung 2 piraso ng itlog. Pero bago natin to ilagay, i-mix lang muna natin hanggang sa matunaw yung ating white sugar. So, yan na natunaw na yung ating sugar. Ilalagay na natin ang 2 piraso ng itlog. Tapos, i-mix lang po ulit natin. Then, maglalagay na tayo ng 2 tablespoon ng strawberry flavor. Ang bango po nito. Yan. Kaysa bumili kayo ng mga strawberry flavor na ang mahal-mahal tas ang liit-liit lang ng lagayan. Ito, matagal na gamitan tapos saktong-sakto yung budget.
dahil hindi siya ganun kamahal katulad ng ibang brand. Ayan. So, hindi ko po ito pinopromote, ha? Yan lang po ay base dahil sa, syempre tayong mga ina, dapat marunong din tayong tumingin ng mura pero masarap. So, i-mix lang po natin. Then, ayan. Ihalo na po natin yung mga dry ingredients na nasa gilid. So yan, once na wala na kayong nakikitang buo-buo, ay pwede na po ito. Ang gagawin natin, i-set aside lang po. At kukunin na natin yung ating gagamiting llanera. Ang gagamitin ko pong size na llanera ay medium size. So sa mga magtatanong, pwede ba itong gawin sa cake? Yes, pwede po itong gawin sa cake at pwede rin itong i-bake. So mag-ready na tayo ng ating mga llanera. Ngayon, para sa ating gagamiting llanera, napakasimple lang, maglalagay tayo ng parchment paper. So, lagi ko naman pinapakita to kapag gumagawa tayo ng moist cake para mas mabilis matanggal at maiwasan ninyo na madurog kapag tatanggalin na sa inyong llanera. So, napakasimple lang, i-brush lang natin ang vegetable shortening, pwede naman po ang oil at pwede rin ang margarine. Napakasimple lang, yung mga gilid lang naman yung i-brush ninyo. Yan. Para hindi dumikit yung ating cake kapag naluto. Tapos konti lang dito para dumikit yung parchment paper. Then, ilalagay nyo na. Ayan. Ganun lang kasimple. So, ayan. So, lagyan natin yung iba. Ngayon, tapos na tayong maglagay ng ating parchment paper sa loob ng ating llanera. At nakapag-brush na rin tayo ng vegetable shortening. Inulit ko, pwede kayong gumamit ng oil, pwede rin po ang butter, pwede rin ang margarine. Pwede rin po ang ordinaryong mantika, okay? So yan, tapos na at dapat nagpapakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. So i-steam po natin to ng 20 to 25 minutes. In low heat para flat po yung kanyang ibabaw. Kasi kung gagawin natin medium to high, magiging para siyang puto, bubuka at aalsa siya ng todo. So dapat low heat lang. At kailangan kulo na po yung steamer nyo, ha? Bago nyo isalang ang inyong strawberry moist cake. So maglalagay na tayo dito sa ating mga llanera. So, 3/4 cup lang po ang nilalagay ko na mixture sa bawat llanera, ha? Huwag nyo pong pupunuin kasi aalsa po yan, inuulit ko, kapag pinuno nyo po yung gagamitin ninyong pan, pag umalsa yan, aapaw at hindi maganda ang pagkakaluto. So, yan, okay na po ito at kumukulo na yung ating steamer. So, i-steam po natin to ng 20 to 25 minutes in low heat lamang po ang apoy. Or pwede itong i-bake sa 160 Celsius ang init. I-bake nyo lang ng 25 to 30 minutes. So yan, once na natanggal na po natin sa ating steamer, so in-steam natin ng 25 minutes, in low heat lamang po dapat ang apoy, ha? At dapat kulong-kulo ang steamer bago nyo ilagay ang inyong strawberry moist cake. So nakapaglipat na ako dito sa mga tab. So ito yung aking inalis, diretso nyo pong itataob sa isang tab. Ang gamit ko po ay 1 liter tub o 1000 ml tub. Ayan po, nabibili po ito sa palengke, sa baking store, meron din sa supermarket. So, once na itaob nyo na po ng ganito, gumamit kayo ng toothpick, suksukin nyo yung palibot para mabilis matanggal, and ayan. So, yan, mausok-usok pa dahil kalalabas lang yun sa ating steamer.
So, napakasimple lang. Ilagay nyo lamang po dyan. Hayaan nyo muna. Bago natin tanggalan ng parchment paper, tanggalin mo muna natin lahat dito sa ating lanera. So, yan. Papakita ko sa inyo kung gaano kalambot at kamois ang ating strawberry moist cake. Ayan. O, diba? Kahit wala kang oven, kayang-kaya mo nang gumawa ng no-bake strawberry cake in tub. Ayan. So, ayan. Tapos na tayong maglipat dito sa ating mga tub. So, nakagawa po tayo dun sa ating recipe ng 7 pieces na 3/4 cup ang mixture ng ating strawberry moist cake. Ayan, nakita ninyo, napakaganda. So, habang pinapalamig po natin tong 7 piraso na to, ay gagawa naman po tayo ng ating icing para dito sa ating strawberry moist cake. So, mag-start na tayo. Ngayon, para sa ating icing, frosting ng ating strawberry moist cake, so gagamit ako ng whipppit frosting. Ayan. Gamit ang Bakersfield whipppit. Ayan, dahil marami ang nagtatanong ng mga followers, subscribers sa ating group at dito sa ating YouTube channel, paano ba gamitin ang whipppit, Manay? Stable ba yan? Masarap ba yan? Yes, masarap at stable po ang whipppit. At ang kagandahan dito, kahit mainit, hindi nyo ilagay sa chiller ang inyong cake, mapapanatiling stable ang kanyang icing. So, napakasimple lang. Gagamit ako ng 500 grams. Dalang isang pack po nito ay 1,000 grams. O katumbas ng 1 kilograms. Ngayon, kung bibili po kayo sa mga baking store, supermarket, ang bagong packaging po ng whipppit Bakersfield ay kulay silver na po. So, ito yung kanyang old packaging. So, March 21 pa ang expiration niyan. Pero kung mag-check kayo ngayon, kulay silver na po yung kanyang packaging para sa mga hindi pa nakakaalam. Then, ang ilalagay ko po rito ay, syempre, ang ating cold water. Pwede rin po ang milk o cold milk, evaporated milk. Pwede rin po ang fresh milk. Kaso, kapag yun kasi ang nilalagay, tapos nasa initan ng iyong cake, mabilis mapanis ang icing. Kaya, mas maganda na cold water na lang ang inyong ilagay para sa inyong whipped paste. At syempre, meron tayong strawberry jam o parang strawberry peeling. Ayan. So, nakalagay na po rito sa aking tub. Ngayon, sa mga magtatanong, ano po ba yan? So, ipapakita ko na lang po sa inyo yung kanyang lagayan. Ayan. So, hindi ko napapakita yung brand, ha? Ayan po. So, isang can po nito ang kailangan natin. Ito naman ay optional kung gusto niyo lang na mas masarap ang inyong strawberry moist cake. So, ito yung kanyang laman kapag tinanggal niyo na dun sa lata. So, mag-start na tayo. Ang unahin natin ay itong ating whipped paste. Kailangan natin siyang i-mix gamit ang hand mixer. Pwede rin po ang stand mixer. So, sa mga first time na gagamit nito, paste po ang kanyang texture. Ayan. Hindi naman po ito, kapag binili nyo to, hindi naman to kailangan ilagay sa chiller. Kahit naman room temp lang po, pwede. Pero once na open nyo na, magtatanong kayo, maraming nagtatanong, masisira ba yan kapag may tira? Basta isild nyo lang po ng maigi, pwede nyo i-stack sa chiller. At the next week or second day, pwede nyo po ulit gamitin. Ayan. So, 1/2 kilo lang yung ating gagamitin. Ito natin lalagay. So, yan. Tapos na tayo maglagay dito ng kalahating pack nitong ating whipped. So, napakasimple lang. Kailangan isiksik nyo ng maigi yung mga natitira at isild nyo lamang po ng maayos. Pwede nyong ilagay sa chiller. Pwede rin po naman kahit sa room temp lang, basta nakasild ng maayos. Ilagay nyo ulit sa, halo, nasild nyo na ng ganito. Tapos ilagay nyo lang po sa malinis na container
o Tupperware na hindi siya sisingaw o papasukin ng mga insekto. So yan. At pwede nyo na ang gamitin sa susunod na linggo o susunod na araw. So mag-start na po akong mag-mixer gamit ang aking hand mixer in low speed lamang po para hindi masira ang inyong mixer dahil heavy paste po ang ating whipppit. So yan, after 1 minute may kita ninyo, yan yung kanyang itsura. Nag-lighten na yung ating whipppit paste. So i-mix lang po natin. Hard po yung kanyang texture kapag ginagamitan nyo po ng hand mixer. Mararamdaman nyo yung bigat ng ating whipppit paste. Pero huwag kayong matakot, tuloy-tuloy nyo lang. Naka number 1 lang po ang aking hand mixer ha. So mag-add lang po ako ng another 1 minute. So 2 minutes ko siyang imi-mixer. 2 minutes po in number 1 speed ng aking hand mixer. So yan, after 2 minutes, ayan na, mas nag-lighten na yung ating whipppit paste. So mag-start na tayong dahan-dahan ibubuhos yung 1 cup of cold water. Ayan. Then additional na 3 minutes na rin siyang iha-hand mixer ulit hanggang sa mag-double size na po at makuha natin yung ganda at shiny ng ating whipppit paste. So napakasimple lamang po din sa mga magtatanong, na-overbeat po ba ang whipppit? No. Hindi po na-overbeat ang ating whipppit. Yung nakagandaan sa kanya. Kaya kahit ilang oras mo siyang ibit, ganun pa rin yung texture niya. Walang kabago-bago. So mag-start na ulit akong gamitin to. Iha-hand mixer natin siya in medium heat number 2 at dahan-dahan kong ilalagay yung ating cold water. So yan, after another 3 minutes, ito na po ang ating frosting na gamit ang whipppit paste ng Bakersfield. Ayan o, nakita nyo, napakaganda at napaka-stable talaga. So dalawa lang po yung pagpipilian ninyong ihahalo nyo. Ah. Pwede po ang cold milk, evaporated milk, fresh milk, or pwede rin po ang cold water. Yun lamang po. Huwag na po kayo maglalagay ng powder sugar dahil saktong-sakto po ang tamis ng ating icing para sa inyong cake. So napakasimple lang dahil strawberry moist cake na to ay magdadagdag ako ng strawberry flavor. Ayan. So gagamit ulit ako ng Flavorade na strawberry. Maglalagay lang ako ng 1 tablespoon. Tapos imimix lang po natin gamit ulit ang ating hand mixer for another 1 minute lang. Ayan, okay na po. Ang kagandahan kasi kay whipppit, hindi siya na-overbeat. O hindi siya yung pag na-overmix mo na, ang pangit na ng texture. Wala siyang ganun. Kahit ilang minuto mo siyang ibit, napakaganda at napaka-shiny, napaka-stable pa rin talaga ng kanyang texture. Ayan o. So mag-start na tayo mag-assemble para sa ating strawberry moist cake. So gagamit ako ng piping bag at tip. So mag-start na tayo mag-assemble. Napakaganda ng ating frosting ha. Pwede po ito sa cupcake, pwede rin sa cake ha. Sa mga magtatanong. Ayan po, napakaganda. So gagamit ako ng piping bag. Ayan. At 1M tip. Ayan po. Madalas ko talaga nagagamit ay 1M tip para sa roast tip. At magandang pang design kasi ito. So maglalagay na tayo. So bago tayo maglagay ng design para dito sa gilid, ay kailangan muna nating spread ng icing yung pinaka-ibabaw. Dahil maglalagay nga tayo ng strawberry para sa ibabaw. Ayan. Spread nyo lang po ng ganyan. So para tayong gumagawa ng mango bravo in tub.
So marami na po akong ituro sa inyo ha, kaya pwedeng-pwede niyo itong pagkakitaan lalo sa mga walang oven dyan. Kayo yung pinaprioritize ko talaga eh, kasi para makapag-umpisa kayo, hindi naman kailangan may oven kagad eh. Tsaga-tsaga sa maliit kasi dyan po ako nag-start sa pag-i-steam-steam lang. Ngayon kapag kumikita ka na, saka mo dagdaga ng inyong mga gamit. Ayan. So spread nyo lang yung pinakaibabaw niyan. So hindi naman kailangan pakinisin mo yung ibabaw na yan dahil matatakpan niya ng ating strawberry na ilalagay sa ibabaw. Yan, basta malagyan lang para meron siyang icing bago natin lagyan ng strawberry nito. Ayan, pwede kayong gumamit ng fresh strawberry ha. Mas masarap po yun kapag meron kayong ganun. So mag-start na tayong mag-assemble sa gilid. So gamit ang ating nilagay dito sa piping bag. So mag-start na tayo. So unahin natin lagyan lang yung mga gilid dahil para hindi umaandar yung inyong cake. Ayan. Siksikin nyo dyan. Kailangan ilubog nyo yung piping nyo, yung inyong tip para siksik yung gilid. May icing pa rin. Ayan. Matrabaho to pero masarap. Ayan. Ayan. Tapos saka natin lalagyan ng pinaka-design sa ibabaw. So depende na po yan sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Kung anong design ang gusto ninyo, nasa inyo naman yan. Ayan. Kalibutin nyo lang ng ganyan. Itong isa sa mga malakas ngayong ibenta kasi pwede kang magtinda ng cake na nasa tub. Ayan. O diba, napakaganda. Tapos maglalagay tayo ng strawberry. So dahan-dahan lang po ang paglagay para hindi dugyot ha. Ayan. So lagyan nyo lang yung ibabaw. Mas nakaka-attract yan. Ayan. O diba? Sino magsasabi na steam lang yung cake mo? Diba? Panalong-panalo ang cake ni Manay. Sa nag-request nito, nako mami. Sigurado matutuwa ang iyong pagre-regaluhan nito. Ayan. Meron ka ng strawberry moist cake in tub. O diba? Napakaganda. Napaka-presentable. So tapusin pa natin yung iba. Ngayon, ito na po ang ating no-bake strawberry moist cake in tub. Ayan, sa mga nag-request nito, ayan na. Sana ay magustuhan nyo at lagi kong sinasabi, pwedeng-pwede nyo itong pagkakitaan. Marami ng recipe ang binahagi ang inyong Manay. So, pwede nyo itong idagdag. Pwede pa kayong maglagay ng iba't ibang design na nais ninyo. Depende po yan sa inyo. So, isa na namang recipe ang pwede nyo pagkakitaan. Pwedeng pang regalo. Pwedeng panghanda kahit sa anong okasyon, lalo sa mga strawberry lover dyan. Pwede nyo po itong gawing cake ha. Alam ko magtatanong, pwede bang gawing cake yan? Yes, pwede. Nilagay lang naman natin dito sa tab para mas mabilis mabenta at the same time, mabilis ang kitaan. So, kung magtatanong ka, pwede ba itong i-bake? Yes, pwede pong i-bake. I-bake lang sa 160 Celsius ang init. Sa llanera natin ginamit na medium size. At i-bake ng 25 to 30 minutes. Ayan po. O diba, napaka-stable po ng ating whipped frosting na ginamit. Kahit hindi mo yan ilagay sa chiller, ay sigurado na hindi po babaksak ang iyong frosting. Ayan. So, pwedeng-pwede ka nang gumawa ng cake ng iyong mahal sa buhay. At sa nag-request nito, ma'am, hindi na kita mahaligap dahil tambak na ang ating mga
pa-shoutout. Hindi ko man kayo ma-shoutout ngayon sa dami. Maraming maraming salamat sa inyong pagmamahal. At umasa kayo na mas marami pang ibabahagi ang inyong manay. Kita-kita po tayo sa susunod. At kung ikaw ay bago lang sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the bell button. And don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan na gustong kumita na mga nanay, ate, kuya na nasa bahay lang ngayon. So, saktong-sakto to ngayong Pasko. Bagong taon, panibagong racket na naman. Ang ibinahagi sa inyong manay, sa inyo ni manay. Kita-kita po tayo sa susunod. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!